Saan ka dinadala ng iyong katapangan? Sa pagiging masama at barumbado ba sa kalye na pinagsisiga-sigaan ng mga taong hindi makalaban sa iyo? O sa pagiging mabuting halimbawa na nagsisikap maging tagapagtanggol ng mga mahihina? Dahil ang tunay na katapangan ay hindi kung paano ka hindi umaatras sa anumang hamon, kundi kung paano mo haharapin ang iba't ibang uri ng hamon sa buhay. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong isinilang na palaban at nakilalang may taglay na katapangan na nagamit upang ipagtanggol ang bayan at paunlarin ang nasasakupan. Ngunit sa pagnanais ng pampatahimik ang kanyang lugar, ay nakabuo rin siya ng napakaraming kalaban na naghahangad mawala siya sa kanilang daraanan. At minsan pa, isang mabuting pinuno na naman ang naging biktima ng karumihan ng politika sa ating bansa. Ang kwento ni Mayor Patrocinio Sinyong Gulapa, o yung tinaguriang Barakong Mayor ng Maragondon. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, bekenemen! Pakipindot na din po ng like, subscribe, at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Patrocinio C. Gulapa ay mas nakilala rin sa bansag na Sinyong. Siya ay isinilang noong 13 ng Nobyembre taong 1913 at ang kanyang angkan ay nagmula pa sa Pampanga, ngunit napalipat sila sa Maragondon sa Cavite at doon na nirahan. Nagsimula ang kasaysayan ni Sinyong noong pumutok ang 2 digmaang pandaigdig. Nasa Maynila siya noon at nagtatrabaho, at dahil nga bumagsak na ang Maynila sa kamay ng mga kalaban, kapwa na ninirahan dito ang mga Hapon at mga Pilipino. Pansamantalang may kapayapaan ang Maynila noon dahil naitaboy na nila papalayo sa syudad ang mga sundalo at gerilyang Pilipino at makakapamuhi ka na ligtas dito kung hindi ka lalaban sa kanila. Pero kitang-kita ang diskriminasyon para sa lahi natin dahil sila naghahari noon sa Maynila. Isang araw, isang estudyanteng Hapon ang walang habas ang ginagawang pang-aabuso sa isang Pilipino at gaano kasakit noon para sa isang binatilyong si Sinyong na pinahihirapan ng kanyang kalahi sa sarili nitong bayan. Ipinagtanggol niya ang kawawang Pilipino at nakipag-away siya sa Hapon. Nagpambuno sila nito at sa kasagsagan ng kanilang laban, natalo niya ang Hapon pero sumagi sa isipan ni Sinyong na gaganti at gaganti ito sa kanya pagkatapos ng kanilang laban. At siguradong magsusumbong ito sa mga sundalo at papahirapan siya at kung mamalasin pa ay baka tuluyan pa siya ng mga ito. Kaya't bago pa man magawa iyon ang estudyanteng Hapon, inunahan na ito ni Sinyong at tinuluyan na niya na patayin ito. Tumakas siya sa Maynila at umuwi sa kanyang bayan sa Maragondon sa Cavite upang doon umiwas sa pag-uusig ng mga Hapon. Pagdating sa Maragondon, dito siya nagkaroon ng mga kaibigan at kabilang na sa mga ito ang anak ng dating Mayor Gancayco ng mga panahong yun. Naging mabuting magkaibigan ang dalawa ni Sinyong at pareho silang kilalang matapang at barako sa lugar nila. Pero ang pinagkaiba nga lang, ayaw na ayaw ni Sinyong na nakakakita ng mga inaaping kababayan niya, samantalang ang kanyang kaibigan ay palaging nasasangkot sa mga nakawan sa lugar na kinatatakutan naman sa kanilang bayan dahil nga kilala ito sa kanila. Pero hindi pa man Mayor si Sinyong, nakilala na talaga siyang barako sa kanilang lugar dahil sa tuwing magsasabong siya na kanyang libangan noon at natatalo ang kanilang manok ay binabaril niya ang manok ng kalaban na hindi naman makapalag sa kanya. 2 beses na aktuhan ni Sinyong na nagnanakaw ang kanyang kaibigan na noong una ay napagsabihan niya na mali ang ginagawa nito at nangakong hindi na uulit. Ngunit sa 2 pagkakataon na nahuli niyang muli, nagalit na ito ng pagsabihan ni Sinyong at nagkaroon sila ng pagtatalo. At dahil nga pareho silang palaban, nauwi ang pagtatalo nila sa away lalaki. At muli, nakapatay na naman si Sinyong. Wanted na siya sa Maynila at ngayon wanted na rin sa bayan nila dahil sa pagpatay niya sa anak ng Mayor. Sa pagkakataong ito, nagtago naman siya sa kabundukan ng Maragondon at noong mga panahong yun, kasabay din ang pagpapalawak ng sakop ng mga Hapon patungong Cavite na kasama na ang kanilang bayan ng Maragondon ay naabot na rin ng kalupitan ng digmaan. Sumama si Sinyong sa mga gerilya at isa siya sa nakipaglaban sa mga Hapon. Habang tumatagal sa pakikibaka, unti-unting nakilala at nakikita nila ang taglay na katapangan at galing ni Sinyong sa pakikipaglaban. Hindi nga naglaon,
naging batang lutenant siya ng mga guerrilla na dumidepensa sa kanilang bayan ng Maragondon, Ternate, Sanaic at sa mga kalapit pang bayan nila. Itinatag ni Patrocinio Gulapa ang Anti-Hapon o Anhap, pero kalaunan ay nakilala ito bilang Liberators Guerrilla. Ito ang itinawag niya sa kanilang grupo na nagtatanggol nga sa mga nasabing bayan. Sa kanilang pakikibaka sa kabundukan ng Maragondon, dito rin niya nakuha at napakinabangan ang matatandang kaugalian ng ating mga ninuno at yun nga ay ang paghahanap at pagtataglay ng mga anting-anting na sinasabing panahon pa man ng mga Kastila ay tinataglay na din ito ng mga rebolusyonaryong Pilipino. Pero pagpasensyahan na po natin dahil hindi po ako naging ganun ka-interesado sa mga agimat at anting-anting na ito at bagamat naniniwala ako sa matandang tradisyong ito ng ating mga ninuno, hindi pa naman po ako nakakakita sa personal ng mga nagtataglay nito kaya't hindi ko po alam kung paano ko ipapaliwanag sa inyo. Pakitama na lang po kung mali ang aking mababanggit. Sinasabi ng mga matatanda na marami daw tinataglay na agimat o anting-anting itong si Patrocinio Gulapa o si Sinyong at ilan nga sa mga ito ay ang Mutya ng Araw, ang Isda na napanood natin sa pelikula niya at ang Santo Ninyong Buhay na siyang pinaka naging kilala sa kanya dahil nakikita ito ng mga malalapit niyang kaibigan na pinapatuloy sa sampayan at talagang buhay na tumatawid nga ito dito. Hindi ko po masabi kung anong kapangyarihan taglay ng mga ito. Pero ayon sa nakalap nating impormasyon, si Sinyong daw ay hindi tinatabla ng bala at sa tuwing nakikipaglaban sila sa mga Hapon, nakadapang nagtatago sa mga pilapil at putika ng kanyang mga kasamahan, samantalang siya lang ang nakatayong nakikipagbarilan. Pero maraming beses siyang tinatamaan ng mga kalaban, ngunit natutumba lang ito dahil sa impact ng bala at itinatayo naman siya kaagad ng kanyang mga kasama at ipinagpapatuloy ang laban. Puro paltos lang sa katawan ang inaabot niya na dulot ng tama ng mga bala. At ang isa pang abilidad ni Sinyong ay napakatuwid niya at napakabilis nitong bumunot ng baril na sinasabing epekto din ng kanyang taglay na agimat. Na kung ating matatandaan kung gaano kaliit ang 5 sentimos nung una, nagagawa niya itong tamaan kapag hinahagi sa ere ng kanyang mga kasama. Ganon din pag mga prutas ang binabaril niya. Tangkay ito ng tangkay at buong bumabagsak, sasaluhin mo na lang. Nagagawa niyang patamaan ng isang bagay kung saan niya maisip. At ilan pa sa kanyang katangian ay nagtataglay siya ng kakaibang lakas na di pangkaraniwan para sa isang normal na tao. At sinasabing bago pa man siya naging mayor, ay may nakaaway na itong malaking puli sa loob ng munisipyo ngunit ihinagis lang ito ni Sinyong sa bintana mula sa ikalawang palapag. Meron din siyang kakayahang patagusin sa lamesa ang anumang bagay na hawakan niya mula sa ibabaw nito nang hindi nababasag habang sinasalo sa ilalim, gayong walang butas ang lamesa. Ilan lang yan sa mga angking kakayahan ni Patrocinio Gulapa na maaaring mahirap paniwalaan, pero para sa mga kaibigan nating nakakaunawa ng hiwaga ng mga anting-anting at agimat, ay posible talaga mangyari ang mga yun. Bago matapos ang digmaan, ang grupo ni Sinyong ang sumuong sa pinakamampanganib na misyon na tinawag nilang Suicide Squad na kung saan inaasahang hindi na sila makakabalik ng buhay at tinanggap na lang nila ang kapalarang kailangan may magsakripisyo para sa bayan. Pero napagtagumpayan nila ito at hinangaan sila ng mga tao nang makauwi ng buhay. Pero sa mga kapwa nila guerrilla ay kinainggitan sila ng ibang grupo at natapos nga ang digmaan na meron silang kaalitang grupo na kapwa din naman nila tagapagpalaya ng bayan. Pero simula ng paglaya mula sa mga Hapon, ito na rin na naging simula ng pangaalipin ng panibagong mananakop. Mananakop na hanggang ngayon ay hindi natin magawang palayain ang bayan natin. Ito ay ang maruming politika at ang mga sakim na politiko na walang pakialam kahit mamatay ang mga tunay na nagmamalasakit sa bayan basta makaupo lang sila sa pwesto. Taong 1944, ni-appoint ni Presidente Jose P. Laurel si Dominador M. Camerino bilang gobernador ng Cavite na noon ay aprobado naman ng mga Hapon ang pamahalaan ni Presidente Laurel. Pero noong 1945, pagkatalo ng mga Hapon, isa si Camerino sa maraming mga opisyal na pinagpapalitan naman ng mga pinuno ng Allied Forces dahil hindi nila kinikilala ang gobyernong Hapones. Si Camerino ay tinanggal sa pagkagobernador at pinalitan ni Castañeda bilang gobernador nga ng Cavite noong 13 ng Pebrero taong 1945. Alinsunod ito
sa kagustuhan ng mga Allied Forces. Kinilala ng mga kabitenyo si Dominador Camerino bilang isang magaling na pinuno, ngunit nawala sa pwesto at susubukan tumakbong muli sa 1947 elections. At gaya ng nakaraang kwento natin kay Moises Padilla ng Negros Occidental, ganito rin kagulo ang sitwasyon sa Cavite noong mga panahong yun pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. At panibagong digmaan naman ang naganap sa pagitan ng Liberal Party at Partido Nacionalista ang naganap. Naging mortal na magkalaban sa Cavite ang malalaking angkan ni Camerino, laban naman sa noon ay nag-iisang congressman pa ng Cavite na si Justiniano S. Montano ng Santa Cruz de Malabon na ngayon naman ay kilala bilang bayan ng Tansa, Cavite. Iisang distrito pa lang sila noon, kaya't pagagawan talaga ang mga limitadong posisyon sa gobyerno. Naging madugo din ang labanan ng dalawang partidong ito. Samantala, balik tayo sa Maragondon, ika-24 ng Agosto taong 1946, dahil sa pagkilala sa kabayanihang ginawa, si Patrocinio C. Gulapa ay ini-appoint na mayor naman ng Maragondon ni Pangulong Manuel Rojas sa edad na 33 lamang, habang inihahanda ang bayan sa 1947 elections. Sa mga panahong ito, isinilang ang barakong mayor kung saan nasa posisyon na si Sinyong. At gaya nga ng taglay niyang mga katangian, ayaw na ayaw niyang nakakakita ng mga inaapi at naging mabuti siya sa mga tao, pero naging kalabot naman sa mga kriminal. Mapapatunayan natin na talagang barakong mayor ang tinaglay niya na binansag sa kanya dahil noong mga panahong yun nang siya ay nanunungkulan, hindi siya nagpapakahirap tumugis sa mga kalaban ng batas at sa halip kung may mga magnanakaw ng hayop o mga ari-arian at naisumbong ito kay Mayor Gulapa, papadalhan lang niya ng sulat ng tao o dili kaya ay papasabihan ng pamilya nito na may nagreklamo sa kanya at pumunta siya sa munisipyo at makapagkita sa mayor sa itinalagang araw para magpaliwanag sa tunay na nangyari. Galingan mo nang magpalusot kung totoong magnanakaw ka dahil may kalalagyan ka sa barakong mayor. Pero kung makumbinsi mo naman siya na dala ng pangangailangan kaya mo nagawa ang isang bagay na masama, hindi kanya ikukulong at sa halip tutulungan ka pa ni mayor at uuwing lutas ang problema mo. Pero kung sakaling magmatigas ka at hindi ka magpakita kay mayor kapag ipinatawag ka nito, huwag ka na magpakita sa Maragondon dahil pag naabutan ka ni Mayor Gulapa, hukayin mo na ang libingan mo. Sa ganitong paraan niya pinatahimik ang bayan nila at talaga namang walang hindi sumusunod sa kanya dahil sa takot. Hindi rin niya nilalagyan ng padlak ang mga kulungan nila noon. Tumakas ka kung gusto mo, kung kaya ng loob mo. Kaya lang, wala nang balikan kapag nahuli ka ni Mayor at hindi na sa kulungan ang diretso mo, kundi sa loob na ng nitso. Ito rin ang naging dahilan kaya sila natakasan ni Bianong Bulag na tinagurian namang one-eye terror ng Cavite noon. Maganda rin ang kwento niya, kaibigan. Interesado ka ba? Tumakas si Bianong Bulag dahil mali ang inpong nakarating sa kanya. Sinabi kasi ni Mayor Gulapa na hanggang bukas na lang siya, na ang inisip naman ni Bianong Bulag ay papatay na siya kinabukasan, pero ang totoo ay papalayain na siya nito kinabukasan. Hindi lang pambabarako ang ginawa ni Mayor Gulapa sa Maragondon. Pinakamalaking naiambag niya sa bayan ay ang paglalagay niya dito ng maayos na irigasyon para sa mga magsasaka na noong mga panahong yun ay iniipit sa bayan ng Naik ang supply ng tubig dahil sa kukunti nga lang at nahaluan pa ng politika. Napadaloy ito ni Mayor Gulapa sa Maragondon matapos magbantang tataniman niya ng dinamita at papasubugin ang lugar kung saan may nakaharang sa pagdaloy ng pagpasok ng tubig sa kanilang bayan. At pare-pareho na silang mawalan kung ipagdadamot sa kanila. Si Mayor Gulapa din ang nagpalagay ng mga modernong kalsada noon na mas malawak at makakadaan ang mga kalesa kahit pa magkasalubong ito kumpara sa mga nauna na makikitid. Na siya namang nananatiling kalsada pa nila hanggang sa ngayon at lalo pang napaganda sa paglipas ng panahon. Taong 1947, panahon ng halalan, nanatiling madugo ang labanan ng dalawang angkan ng mga Camerino at Montano sa buong Cavite. At nag-iwan nito ng 7 patay kaagad sa magkabilang panig sa loob lang ng isang buwan. Si Dominador Camerino ay kaalyado ni Mayor Gulapa. At ng mga panahong pinasok ang Maragondon ng tropa ni Montano kasama ang manok nila sa pagkagobernador na makakalaban ni Camerino, armado silang dumating sa bayan
At sa halip na mangusap sa mga tao para humingi ng boto, ay sindakan din nalang nila sa mga ito. Samantalang si Mayor Gulapa ay obligasyong ipagtanggol ang kanilang bayan. Nagkaroon ng bakbakan at napatay ang 4 na tauhan ni Montano at karamihan ay sugatan. Samantalang ang iba pa ay kanya-kanyang takas patungo sa gubat, hindi sila makatakbo sa kalsada dahil mauubos sila dahil nga bantay sarado ito ng tropa ni Mayor Gulapa ang lahat ng labasan. Ika-10 ng Nobyembre taong 1947, nanalong Mayor si Patrocinio Gulapa nang walang kahirap-hirap laban kay Mariano Angeles, habang si Dominador Camarino naman ay nanalo din bilang gobernador naman ng Cavite. Pero nagsisimula pa lang ang laban nila ni Montano at lalo pa itong naging madugo pagkatapos ng halalan. Pero hindi na po natin isasama dito dahil para kay Mayor Gulapa ang kwentong ito. Patuloy na nanungkulan at naglingkod sa mga tao ang barakong mayor at nagsimula ng umunlad ang Maragondon sa tulong na rin ng pondo na nagmumula sa Gobernador Camarino na kaalyado nila. Naging mayor siya hanggang 1948 lamang dahil pagpasok ng 25 ng Pebrero taong 1949 habang nasa Sabungan sa Nobilita sa Cavite si Patrocinio Gulapa o yung tinaguriang barakong mayor ay tuluyan ang nagtapos ang kasaysayan matapos niyang barilin at mapatay ni Bianong Bulag kasama ang mga dating gerilya na nakaalitan ni Nasinyong sa loob ng Kilusan. Silang lahat ay naging bata-bata na ng mga politiko pagkatapos ng digmaan. Sinasabing si Bianong Bulag na tinaguran ding one night terror ng Cavite ay nagtataglay din ng mga anting-anting at tagaymat na siyang nakakaalam naman kung paano kukontrahin ang isa pang nagtataglay nito na gaya ni Mayor Gulapa. Pero sabi naman ng iba, wala daw bisa o hindi dapat dinadala sa mga sugalan ang mga anting-anting na ito. Si Bianong Bulag ay isa sa mga binayaran ng mga nakalaban nila sa politika. Ilang buwan pagkatapos nito, ang mayor naman ng Bailen na mas nakilala ngayon bilang bayan ng General Emilio Aguinaldo na si Mayor Hugo Beratillo ay napatay din sa barilan sa Town Plaza nila. Samantalang noong September 1952, ang pumalit kay Mayor Gulapa na si Mayor Severino Rillo kasama ang police chief nito at ilang mga pulis ay pinatay naman sa pamamagitan ng saksak. Ito yung tinaguriang Maragondon Massacre na ang responsable naman ay ang grupo ni Leonardo Manesio o si Nardong Putik na kilala ding mag-aanting sa lugar nila noong mga panahong yun na nagpapagamit din sa mga politiko at naging public enemy number 1. Pero ito po ay hiwalay na kwento na rin. November 1953 na sumunod na eleksyon, napatay naman ang Vice Mayor ng Bacoor na si Vice Eduardo Campo Jr. at 4 pang tauhan nito. At sa kabuuan, 5 mayor sa bayan ng Cavite at 8 police chief at di mabilang na tauhan at mga taga-suporta ng mga ito ang namatay mula sa bala ng mga assassin. At tinalo pa nila sa galing ang mga Hapon noong panahon ng digmaan. Dahil mas malalaking tao ang napatay ng mga Pilipinong ito kung ikukumpara sa mga Hapon. Ang pagkakaiba nga lang, mas masarap pumatay ng dayuhan sa digmaan kaysa sa sarili mong lahi sa sarili mong bayan. Naging Pilipino laban sa kapwa nila Pilipino, ang labanan. Kaya tanong sinabi ng mga mananakop na Hapon na yan laban sa mga politikong alipin na maraming politika sa bansa na patuloy na nagpapahirap sa atin. At ang lahat na namatay na nabanggit ay kapartidong lahat ni Gobernador Camarino. Samantalang noong 8 ng Mayo taong 2018, nito lang nakaraang mga taon, ay dineklara ni Pangulong Duterte bilang special working holiday ang buong bayan ng Maragondon sa Cavite bilang pagkilala sa kabayanihan ni Lieutenant Patrocinio C. Gulapa dahil sa panahong ding ito, 8 ng Mayo taong 1942 naman, ito yung panahon na itinatag niya ang Liberators Guerrilla na siyang nagpalaya sa bayan. Si Lieutenant Patrocinio Gulapa o ang bilansagang barakong mayor ng Maragondon ay namatay sa edad na 36 lamang at nakaligtas siya sa bagsik ng mga Hapon ngunit hindi sa bagsik ng mga Pilipino. Nagustuhan mo bang kwento natin ngayon? Bekay naman! Isang like naman dyan! Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaibigan! Hanggang sa muli!